sa akin kung pagbabasa itong four phases in order for us to reach the writing of the Dios and Pastoral Plan, minapansin po sa bagay. And that is the strict presence of and cooperation of the priest. Wala po akong napapansin dito kasi sa una pa lang akong first 6 months, wala po akong napapansin dito. Tipik mo po sa library. Library. Training of trainers. If you're going to prepare all these people, pag-aamdan nyo sa testing. But the most important element of a pastoral plan is the presence of the priest. The priest. Totoo po. Totoo. Hindi pa po ako sa pari. Kung ito po ay napakahalaga, ano po ang plan mo sa pari? Kasi ito po ay plan mo sa laiko. We will be making survey to people. Pero ano na yun, ano po sa aming mga pari? Kasi sa paggawa po ng plano, ng pastoral plan, ay dapat po ay very specific, ano nga din sa pari? Ano ngayon ang contribution ng pari? At ano ngayon ang elemento na natural para sa pari? Kasi kung hindi po ito magiging punto, importante, ay para po sa akin, ang mga bagay na gagawin na aking sinisimula na, ito nga, sabi nga ng Papa, noong nakaraan, La realidad is mas superior kay Lidia. Ito po magiging idea, hindi po ito realidad. Salamat po, Senyor James. Ang laiko po ay nagsimula pa na ngayong Enero, pagkatapos ng buwan ng Enero. Doon po tayo nagsimula. February pa lang po tayo ngayon. At nagsisimula na po tayo ngayon sa inyo. Ito po ng gathering dito. Doon po sa loob ng first 6 months, marami pa po mangyayari doon na hindi po namin inilagay dyan. Kasi kung nilalagay namin lahat dyan yung activities ng first 6 months, napakarami po. So ngayon, nagsimula na po tayo sa mga paparian. That's why we invited ASI to come here so they can present the whole program to you with the pastoral office and Bishop Ben. Ito na po ang simula ng papel na dapat ninyong gampanan na kayo po ay imulat sa mangyayari sa 2 taon ng paghahanda natin sa pagbubuo ng pastoral plan. Yung iba po doon ay pararating na lang sa inyo sa susunod nating mga buwan na nagdarating. Yun po ang aking nakikita ano, at plano. Pasigil. Ito po ay kasi ito po ang pagkakataon na mapakinggan po bilang ako po yung pari nito. Kung mamarapati, sabi nga kahapon eh, kung nais ninyo. Kung sasabi ka sa amin sa pagkakasay, kung mamarapati. Palagay ito po. Ang pahay po. Kung binibigyan natin talaga ng pinaka... Kasi ito po yung nakita natin sa Christus Dominus. Ito po yung napakalagay sa Christus Dominus. Ito po yung bahagi ng action ng obispo sa Christus Dominus. At ito po nakalagay sa Socius Horis Apostolorum, ano po, ay napakahalaga po na mas ilahat sa pari, ano nga pa itong mangyayari dito? Today, what I see are some informations that will happen in connection with participation of the laity. But I know very well also na you have the program, I hope you have a program for the priest. But if you have a program for the priest, kung nagawain niyo para sa laiko, eh, siguro naman eh, kung importante ang laiko, mas importante ang pari.
Maraming salamat po, Monsignor. Like ko din po kami. At kung minsan, ang feeling ko, makikinig tayo ng mga pari at mga seminarya sa akin pag nagsasalita ako. Babae din ako, minsan, you know. But anyway, can I speak in English? Yes. We recognize that in the management of a parish, the priest is a kingpin between the lay and the authorities. That we have to let the lay recognize that. That nothing happens na hindi alam ng pari. Siguro lang po, and I stand for, yung timing lang kasi ito yung proseso. I think and I believe that this was already told to you before that something like this was going to happen. But then we also had a meeting that we trained the lady. Pero po, doon sa proseso po, the priest will always be informed kasi wala namang pwedeng mangyari sa parish kung hindi alam ng parish priest. And the one accompanying our both, the parish priest is the set, the head, but it is a participatory activity among the lady and the parish priest. And we thank you for making us aware of that. Siguro po, we'll just be a little bit more patient with the process. Kasi po, and we're very happy, that's why we are here, so that we will listen to what your yearnings are, what your questions are. Kasi kung may... if there is a snap or... parang hindi pagkakaunawaan, hindi po maganda ang welo natin. The journey will not... Of course, there will be certain challenges in the journey in the 2 years. But let's just be patient, and as we said, just ask the Holy Spirit to guide us. But we fully recognize that the priests are the first communicators of this, and they will start, as I'm saying, they will start from the pulpit, they will start with the homily. Even the communication with the people will have to be from the priest. It will start with the priest. And thanks, and Dr. Lee. Dr. Romero, we'll talk about the focus group discussion. Kasi hindi lang mga survey po ang gagawin. Meron rin ba focus group discussion among the priests, which is also formational. Okay, magandang umaga po. So, isang pagliliwanag po, ano? That question is really something very significant, no? Sinasabi po na kung meron na, the impression was that it seems that our whole process here is more directed towards the lay. But not really, come to think of it. Kasi dapat nga, sinasabi natin, yung mga parish priest, ay dapat kamano na lang ba ninyo yung inyong mga ano, yung mga parishioners, di po ba? So pagka tumating na doon tayo sa punto na yung mga 40 at the ground level sa parokya ay binibigyan na ng training on research, I would like to think, and this might be one very concrete way of answering that question, ano ang para naman sa mga pare? That thing, that way of looking at reality using the methodology of research. And research this time is not just a matter of skill. There is some element of real spiritual discernment. It somehow gives us room for prayer, for silence. Kasi saan sila nga po yung ating advocacy na pinopromote namin in our diocesan accompaniment program when we teach people how to read reality using
research, it differs from the usual way of doing research na basta parang ang binibigyan lang ng emphasis ay skill. Of course, you can be very skillful, no doubt, you know? But I would like to think also, based on my observation, and from what some of mga priests na ina-accompany na namin sa ibang diocese, sila rin naman mismo po yung nagsasabi na in our reality is something like this. Sa seminary, we really grow steeped in theology and philosophy. But sometimes to the extent, you know, na parang hindi naman kami masyado updated how to facilitate change processes sa community building, management of conflict, reality assessment through research, communication, even finances, no? Kaya kayo iba sa kanila, sa akin nila eh, just before they know it, wala na, nagkagulo na, nasira na lang sa pera, etc. Eh, kasi nga, wala sila rin masyadong background on these things, no? So, ina-admit nila doon sa atin na kailangan nila, and this is the theological and the philosophical foundation that you have in your training, during your seminary days, during your priestly formation, can be greatly complemented by, because this time this would be our bias as people from the social sciences, by social science. At doon po, I think, papasok yung ano yung para sa pare. Because ayaw mong paghiwalayin yung dalawa na yan, because they complement each other. So yung research training na ginagawa, iba't-ibang metodologiya, yung sinabi ni Dr. Ramirez kanina, focus group discussion and reflection, yung paggawa ng survey, something is statistical, you know, and even the framework, how do we arrive at a certain frame. It might be good to mention here the fact that when we did, itong inumpisahan namin proseso, magpapang-apat na session na kami this coming Saturday, kasi pag ilang Saturdays na ito na ongoing, ang pinagsimula nito is a prayerful discernment on Evangelii Gaudium and on the person of Pope Francis. And that is our why. Yung sinasabi ni Dr. Mina kanina dito na the why of it all, the why and the wherefore of things. Dahil ang konteksto natin dito ay simbahan. So yun ang gusto naman natin dito. Siguro sa akadid lang yan na pure social science, iba yung gagawin yung framework. No? Pero tayo dito, sa simbahan, ito naman ang gumagabay sa atin. Ito ay hindi basta gabay lang na matro at you know, an appreciation of something that's quite theoretically technical, but it is something that is really deeply rooted in life. Kaya inuugnay natin itong mensahe ng pagkatao ni Pope Francis at yung mensahe ng Evangelii Gaudium sa ganaw, sa kilos ng sambayanan ng Diyos.